pista ng iyong katapatan. Pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos aming manunumpot. Jesus, pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan. Pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos aming manunumpot. Jesus, pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan. Pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos aming manunumpot. Jesus, pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan. Pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos aming manunumpot. Jesus, sa lahat kasaganahan. Tulog mo'y katuwiran, kagalakan, kalakasan at kasaganahan. Tulog mo'y katuwiran, kagalakan, kalakasan at kasaganahan. Tulog mo'y katuwiran, kagalakan, kalakasan at kasaganahan. Tulog mo sa aking pista ng iyong kabutihan, pista ng iyong katapatan. Pinagdiriwang namin nag-iisang Diyos aming manunubos. Jesus, sa lahat ng panahon dapat Hi, hello sa lahat. Good evening po sa lahat ng mga manonood po sa gabing ito. Salamat sa inyong pagtunghay sa atin at sa inyong pag-tune in. Purihin po ang Panginoon sa kanyang kabutihan sa bawat isa sa atin. God is really good to us because itong program po natin tonight would be sponsored by the Young Followers of Christ. Okay? Jesus Young Follower. Alright, so yung kanila pong chapter sa Mindanao na pinamumunuan po ng ating mahal na pastor at kamanggagawa, Pastor Noe Akala. And he will be my guest tonight. Actually, hindi na siya magiging guest kasi regular na po ito na every Tuesday ay meron tayong ganito. We will be talking about radical discipleship and all about discipleship. So, kayo po dyan, lahat, kayong lahat mga kaibigan, mga kapatid, that na-fall in love sa disciple-making, na-fall in love sa ating Panginoong Jesucristo. As a follower of Christ, this is the best, okay, program
na antabayanan po natin. So, good evening po sa lahat. Nanay Ellie, good evening po. Tatay Roger, thank you so much for watching The Voice of the Gospel. Alright, and also, John Mark Delihiro, thank you so much, John Mark, all the way from Talakag. So, Talakag Bukidnon is the place of our Pastor Noe Acala. Alright, so, yes, thank you so much. I know that you're excited, John Mark. Don't worry, okay? Tayo po'y mabibless po tayong lahat tonight, okay? Alam ko na ang Diyos ay gagawa at gagawa sa bawat isa sa atin. Okay, so, and this is Sir John Umania. Thank you so much for watching together with Brother Fernan. God bless, alright? And our senior pastor, Pastor Romy Bien, thank you so much for watching. And also, si Ati Hermie Bien, thank you very much, alright? And Sister Mila, yan, Villarino family all the way from Silang Cavite. God bless, alright? So, purihin po ang Panginoon at tunay nga na ang Diyos ay mabuti. Alright, naman kitusin po natin. Ang Diyos ay mabuti. Sister Prima is watching all the way from UEE. God bless Sister Prima, okay? Purihin po ang Panginoon. So we are having a technical problem. Our Pastor Noe Acala is having a technical problem. So let's pray. Okay, pag-pray natin na maayos na yung camera, okay, ng ating Pastor Noe Acala. Sapagkat, again, nagkakaroon po ng problema. Hindi makapasok, kaya yan. Ipag-pray po natin mga kaibigan, mga kapatid, okay? So, he's joining right now. Aha, okay. Alright, so sana maging okay na ang lahat. Alright, yeah. Yes, okay, so by the way, yes, oh, there you go. Okay, so tayo po ay manalangin. Let us pray mga kapatid, mga kaibigan, mga kamanggagawa, mga kabokals. Let us pray, tayo po ay manalangin. Lord, thank you so much for today. Thank you so much for the opportunity that you've given to us. Thank you so much for those who are watching right now. I know, Lord, that this is the best time, the best day. Kami po ay may pagkakataon na kami po ay makapakinig ng inyong salita, makapakinig ng mga awitin, at makapakinig, Panginoon, ng aming napangandang topic, Radical Discipleship. What's the original plan, the original design of God? Thank you so much, Lord. Pagpalain niyo po ang gabing ito at itinataas namin kayo. Ang lahat ng ito ay dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Alright, brothers and sisters in the Lord, nice kong pakinggan natin mga kapatid itong awiting ito. So itong awiting po ito ay galing po or inawit po ng BB's and I Heralds. Yan, atin naman pong i-promote yung ating pong school. So ito po yung choir ng ating alma mater, BB's and I, Baptist Bible Seminary and Institute. So the Heralds, okay, noong 2007. So, pakinggan natin. Alright, so lahat ng mga taga-BB's and I, okay, pastors who graduated in BB's and I, this is for us. And I hope na tayo po ay mabless sa awitin pong ito, When God is Near. So this choir piece is, ito yung mga piyesa na kung saan na inaawit mga kaibigan, mga kabokals during seminary day and sa mga choirs, okay, ng mga churches, when God is Near. So let us listen. Pakinggan po natin ang awiting ito, mga kaibigan, mga kabokals, mga kapatid, okay, mga kamanggagawa, When God is Near. Alright, here we go. Thank you.
Amen, amen. Ang ganda po ng awitin na yan, My God is Near. Totoo po yun, ang ating Diyos ay talagang kahit na tayo pilit nung lumalayo sa Kanya, ang Diyos ay laging lumalapit sa atin sapagkat yan po ang ating Diyos ay mahal na mahal po tayo ng ating Panginoon. Alright, yes, Kuya Rene Sambilay and Ate Leonie, finally, you are in San Diego, California right now at kayo ay nakarating ng safe. So, pagbati po mula sa San Pedro going to San Diego, California. Kuya Rene, pakibati ako kay na Marlene at sa mga bata, mga apo nyo dyan. Salamat sa Panginoon at kayo po ay pagpalain ng ating Panginoon. I know that kayo po ay masaya ngayon kasama nyo na yung family nyo na nawalay kayo for almost 1 year sa kanila. Pero God is really good because the Lord gave you strength at itinawid kayo ng Panginoon sa mga pagsubok na pinagdaanan nyo noong nandito po kayo sa Pilipinas. Alright, so Sister Mila, yes, Teacher Rox, yeah, kinakanta natin ito sa choir. So, puri ng Panginoon kahit na si Teacher Rox, si Ate Rox ay nasa langit ngayon at nag-worship sa ating Panginoon. I know that she's watching with us from heaven. Alright, so John Mark, yes, God bless Coach Noe. Yeah, I think John Mark is one of the disciple of Pastor Noe Akala. Alright, thank you so much, John Mark. Okay, thank you so much also for praying. Okay, pakikalat po ang video na ito. O hindi man kalabisan sa inyo, mga kaibigan, mga kapatid, pakikalat po upang kayo po'y maging pagpapala. If you love Christ, if you love the Lord so much, and you're willing to follow Him, this, the first step that you can do is to share this video to all your friends, family members, and to all the Christians, pastors, well, binabati po natin lahat ng mga manggagawa, okay? Later on, ang mga Bukidnon pastors graduated from BB Zanay, all over the world ay magkakaroon po kami ng Zoom fellowship. Yan po ay mamaya. And binabati din po natin ang mga pastor at manggagawa ng Laguna First District. O manggagawa ng Laguna, mga pastor, meron pong bukas, merong fellowship and meeting na gaganapin din yan sa Pasida Faith Bible Fellowship. So, tayo pong host. Okay. Good evening po sa lahat ng mga pastor ng Laguna, Siba Pastor. Alright, so thank you so much and pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Alright, mamaya bigay ko yung Pastor Noe Akala para sa kanyang pagbati. Alam kong itong ating pastor ay napaka-busy pero salamat dahil pagdating po sa discipleship, all about discipleship, ay talagang, yes, go na go po tayo. Alright, so salamat po. And tayo po'y makinig ng isa pang awitin, one more song, isang awit na lang po mga kapatid. Okay? This one, Walang Hanggang Sasambahin. Thank you.
Praise God for the wonderful song. Walang hanggang pupurihin at walang hanggang sasambahin. That's the only thing that we can do for God. And everything that we do, like discipleship, that is for, yan po ay isang pagsamba, isang pagpuri at sa pagluwalhati natin sa ating Panginoon. Because, yeah, sabi nga po sa isang quotation galing po kay Dallas Willard, okay? So sabi dito, the discipleship is the process of becoming who Jesus would be if He were you. Ayan. At suportahan po natin ng verse yan, mga kapatid. 1 John 2:6, whoever claims to live in Him must live as Jesus did. Amen for that. Okay. Thank you so much, Atil Yoni, for watching all the way from San Diego, California, and Abbott Falmon. Sir, good evening. Thank you very much for watching. Alright, mga kapatid. By the way, bago ko ibigay sa atin pong pastor, Pastor Noe Akala, nice ko pong tingnan po natin itong mga, ay, samba, yan, ganyan, ay, yan, okay. Yung atin pong mga kapatiran, yung kanila pong mga business na in-advertise po natin dito, again, wala po itong, wala itong monetary attachment, okay? Ito po ay pure na paglilingkod, pure po na, pagtulong sa kanila, okay? Para po sila ay matulungan sa kanilang mga business, alright? So, yeah, pinopromote po natin itong RJ Potes Construction, okay? Na meron po silang page at kung nais nyo magpagawa ng bahay, ayan, bisitahin nyo po yung page nila with the phone number and also VUI Philippines VPN Unlimited. Kung nais mo magkaroon ng unlimited internet sa iyong cellphone, sa murang halaga, walang cap ito, okay? Walang cap, kundi unlimited po ito. Watami dyan, mayroon tayong page, mayroon tayong phone number para po sa mga plantitos at plantitas dyan. Ayan, bisitahin nyo yung page na yan at also yung aming Paluto Food to Go with the phone number also and also with the Facebook page. And ang bago po nating pinopromote dito ay ang Get Hired Placement, Get Hired Career and Placement Solutions. Sila po yung nagsusupply ng mga call center agents sa buong Pilipinas. Okay? Pagmamayari po ito ng ating mahal na kamanggagawa din. Graduate din po ng Bibizanay si Chris Mononahon. So, thank you so much. God bless and supportahan nyo po mga kapatid itong mga in-advertise po natin dito. Thank you so much. God bless again. And okay, so ngayon po ay atin pong ibigay kay Pastor Noe Akala para pagbating niya sa kanya pong mga nasasakupan dyan at kanyang mga mini-mentor. Alright, Pastor Noe, go ahead. Ikaw na. Batiin na po natin sila. Sige, Pastor. Naghahang, ano? Naghahang yung, ano? Video. Okay, sige, Pastor. Pagbabati. Ah, yes. Binabati natin yung mga kasamahan natin sa GYF family dito sa Mindanao. Amen. Binabati natin yung mga pastor natin, Pastor Luke Akala, Pastor Niljan, Kulando, Pastor Mark, Delihero, yan yung mga magigiting natin ang mga pastor. Amen. Okay, I don't know if, yeah, na wala naman si Pastor na Noe. Ano? I don't know if it has something to do with the signal. Kanya. Okay, nandiyan ka na, Pastor? Yeah. Alright. Nandito na. May problema. Sige. Salamat, Pastor. So, go ahead, Pastor. So, binabati ko rin yung wife ko, mga anak ko, si Lynette, wife ko, at saka si Amber, at saka si Amo. So, yun. So, hope maging maayos yung connection natin. praying ko God. Yeah, so, yeah. Pakidalangin naman po mga kapatid. Again, salamat po sa lahat ng nanonood ngayon, Sir Sheila Velasco. Thank you very much. Pakikalat din po itong video na ito kung kayo po pinagmamahal sa Panginoon at mahal ng mahal niyo ang ating Panginoon Jesucristo. Pakikalat naman ang video sapagkat mahalaga po itong topic natin tonight. Especially to those sa mga pastor at mga manggagawa po natin. Okay, so Pastor Noe, last time we talk about discipleship pero napaka-general yung pinag-usapan natin noon, ano?
hindi detalye. So kaya we come up with this program that every Tuesday. Okay, nagkamali nga ako, Wednesday nilagay ko. Pero Tuesday yan, every Tuesday 8 o'clock ay meron tayong we will be talking about radical discipleship, and sponsor ito ninyo ng JYF. So para mas mapalawak, maabot pa natin, ano, mapalawak pa yung ating program na ito, o itong online natin program, mapalawak. At the same time, makakatulong tayo sa ating mga kamanggagawa na maunawaan what is really discipleship, what is really disciple making. Again, discipleship, sabi natin nung nakaraan, disciple making is a process, it is not a program. Okay, maliwanag po yan, hindi programa yan, kundi proseso. So Pastor Noe, tonight our topic actually is ano, pagbabalik natin doon sa original design ng Panginoon when it comes sa disciple making. Kaya pinamagatan nga natin itong okay, yeah. God's original design. Yan, yun yung pinaka radical discipleship, God's original design. So the question here, Pastor Noe, ano ba ang what is the original design of God para sa mga tagasunod at tagasunod ng ating Panginoon? Meron din tayong na dalawang klase ang Kristiyano. Merong fan at saka merong follower. Okay, yung mga fans, sila lang yung tagamando, di ba? Nakaupo lang sa, sila yung tagamando. Sige, maglingkod kayo dyan, mag-serve kayo dyan. So, yan, yun yung mga, pero yung mga follower, they are the ones na nagmamahal ng todo sa ating Panginoon at binibigay ang kanilang buhay. Alright, so bago mo yung sagutin, Pastor Noe, nais kong batiin po itong nasa watch party ng ating kapatid na si Brian. Mylene Cetron Honyo, Jessica Santiago, thank you so much for watching. Jong Ibanez from Zamboanga. Thank you, Jong, for watching. Joel Bautista from Malabon. Nenette Padilla from Las Piñas. Sati Nenette. And Jing Garcia. Anwenchan de Jesus de Zahula. And Garis Aligado Pasake. Thank you so much for watching. God bless you. Okay, Pastor Noe, what is the original design of God para sa mga follower ng ating Panginoon Jesus Kristo? Okay, thank you Pastor Rando. Sabi mo kanina, mayroong fans at may followers ni Jesus Christ. At ang hinahanap po natin ay yung followers po talaga ni Jesus Christ, no? Hindi yung fans lang, hindi yung nanonood lang. Amen. Hindi yung nagsasabi lang sila na ligtas sila, pero pag pina-obey na sila ng Panginoon, ayaw nila mag-obey. Yeah. So, ang kailangan natin at follower ay follower talaga ni Jesus, yung handa talaga mag-commit, no? I-commit talaga yung buhay nila sa Panginoon at mag-follow talaga sa Panginoon. Kaya pag sabihin natin followers ni Jesus, kailangan alam talaga natin yung tinatawag natin sa topic natin na God's original design. No? Amen. Kaya sabi natin last meeting natin, Pastor Randolph, na kailangan natin bumalik, no, sa original design ng Panginoon. Kung tayo ba talaga ay ginagawa natin yung pinaka gusto talaga ng Panginoon, yung pinaka sinasabi talaga ng salita niya. So sa gabing ito, kung sasabihin natin, titingnan natin sa salita ng Panginoon, ano talaga yung God's original design, lalo na sa kanyang mga followers ni Jesus. Number one, kailangan natin malaman yung pinaka-command niya. No? Ano talaga yung great commandment, no? Great commission ni Jesus Christ. So makikita naman natin sa salita ng Panginoon, ang pinaka-great commission ay ang make disciples. No? Yun yung pinaka-great commission. Yun yung pinaka-utos ng Panginoon. Yun yung pinaka-sinabi niya sa kanyang mga disipulo that they need to make disciples. No? Bakit? So that
so that the gospel will spread throughout the world. No? Yes. So that many will be saved. Kaya yun yung pinaka-utos niya. Kaya sabi ng isang preacher, sabi niya, we are not called to make converts. Yeah. We are called to make disciples. And part of that making disciple is going, sa Matthew 28, 19 and 20, going, baptizing, and teaching them all things. At ang promise ng Panginoon is, and lo, I am with you always, even to the end of the earth. Ang main verb po dyan, hindi naman ako talaga ako expert sa Greek, pero karamihan sa nag-aaral talaga dyan, sabi nila, main verb po dyan ay make disciple. So, yun yung pinaka-utos ng Panginoon. That's God's design, God's original design. Nagsimula yan sa kanyang mga disciples. So, yun yung pinaka-utos na dapat natin gawin. No? Just like, for example, sa ating presidente, di ba? Kung may utos siya, kung sabi niya, sa kanyang leadership, we need to stop drugs. So, yun yung pinaka-utos niya. At lahat ng mga government agencies, ginagawa nila yan, mga kapulisan. Kasi yan po yan ang utos. Today, yan ang utos ng presidente. So, ganyan din sa atin. Ang pinaka-utos niya talaga sa atin, na dapat malaman natin sa buhay natin, is to make disciples. Number two, yung great commandment niya. Anong great commandment niya? Commandment niya. Sabi niya, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. Yun. Yun yung great commandment niya. Then, pangalawa, sabi niya, love your neighbor as yourself or love others. So, yun yung mga pinaka-main. Di ba? Make disciples. That's the command of God. That's the great commission. And the command of God, the greatest commandment is love the Lord your God. Kasi, hindi po, Pastor Randolph, mahirap ang paglilingkod sa Panginoon kung mayroon tayong love sa Panginoon. Correct, tama. Diba? Kung mayroon tayong love sa Panginoon, magkaroon tayo ng love sa mga tao. Yes. So magsimula yan sa love ng Panginoon kasi minahal tayo ng Panginoon. Sabi ng John 16, minahal tayo ng Panginoon. So, pinaka-basic lang yan. No? Pinaka-madali lang yan. Sabi ng Panginoon, just love me. That's why sa atin ang pinaka-focus natin is ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. Yes. All right. Okay. So yes, mga kapatid, ano? Sinasabi ni Pastor Noe yung pong great commission and the great commandment na again, ang utos sa atin is to love God. Okay, that's the first, that's the main thing, to love God. Mahalin po natin ang ating Diyos. Sabi niya nga kanina, kung mahal natin ang Diyos, hindi mahirap maglingkod. Yan. Okay, Pastor Noe, go ahead. You can continue. Okay, so yung pangatlo, Pastor Randolph, na God's original design is, kailangan natin malaman kung sino talaga tayo, or parang ganito, ano talaga yung church? Ano talaga yung God's original ng design ng church ng Panginoon? Kasi ngayon kasi pag sasabihin nating church, ang pumupunta sa isip ng mga tao is yung building. Yeah. Di ba? Yung building agad. Mayroon nga dito eh, parang hindi ka church kung wala kang lupa at saka building. Minsan sa mission, di ba? Sa mission, parang walang mission diyan kung alright, so yeah, mga kapatid, tayo ipanalangin natin yung connection ni Pastor Noe kasi yan, paputol-putol talaga siya, ano. Yun yung dahil sa kanyang connection. So, ayun, habang hinita natin si Pastor Noe, yeah, tama yung sinasabi niya, ano, na ang mentality po natin, lahat, is hindi tayo matawag na church kung wala tayong building and kung wala po tayong simbahan. Marahil ito po influence sa atin ng ano, influence sa atin ng Catholic Church o ng malalaking iglesia na kailangan magkaroon tayo ng ganito buong simbahan para matawag tayo ng church. So, hindi natin alam, yeah, Pastor Noe, ang iglesia ay tayong mga tao. Kasi if we go back to the Book of Acts, wala naman talaga mga buildings na itinayo. Wala naman talagang buildings. And ang sabi dun sa Acts chapter 2, okay, verses 40
down to 40 makikita natin doon that they assemble themselves in house to house and breaking breads and prayer and worship God. So yun sinabi doon. Yes po, yes. Yun ang sinabi ng salita ng Panginoon. At kung titingnan talaga natin sa pinaka sa Greek ay ang Greek talaga ng word ng church is ekklesia, no? Ekklesia. So yun talaga yung church. At yung ekklesia po ay po tayo. Kung titingnan natin ang paggamit ng salitang ekklesia kahit noon, no, sa Bible times, kahit sa mga Roman times, iglesia sa ngayon ay tayo, no, na nakakilala sa Panginoon, may relasyon sa Panginoon. Kaya kung naalala mo, Pastor Randolph, when the Lord Jesus Christ died, He tore the veil sa temple, di ba? He tore the veil. Ibig sabihin, ngayon ay tayo na, pwede na tayong dumiretso sa Panginoon, at kung mayroon man gagamitin ang Panginoon, tayo na po na nakakilala sa Kanya. Diba? Sabi ng Matthew 27:51, "And behold, the curtain of the temple was turned into from top to bottom, and the earth shook, and the rocks were split." So the veil turned. So ibig sabihin, dati yung temple, diba? Religious place yan where God's people listen to the priest. Mayroon ding synagogue, diba? Sa New Testament, mayroon ding synagogue where God's people meet each other. Mm. Pero sa ngayon, ano na? Ekklesia na. Ano yung ekklesia? Assembly, called out once. Called out once. Alright, so yeah. Yun yung sinasabi ni Pastor Noe kanina, no? Yung ekklesia. Hindi talaga siya yung building, kundi ang ekklesia are mga called out ones. Basically, these are the people, tayo yon, mga tinawag ng Panginoon, mga called out ones. Kasi hindi naman pwedeng i-called out ones yung bagay, yung building, kundi ang kino-called out ones, yung mga called out ones from where? From darkness to light, called out ones where? From being sinners to being saints. So, technically, tao yun ang itinutukoy doon sa salitang ekklesia. Alright, so yes, Pastor Noe, go ahead. So, tama po, Pastor Randolph, no? Tayo yun na nakakilala sa Panginoon. So, yun yung, tayo yung church, hindi yung building. Kaya, kahit saan tayo, sabi ng salita ng Panginoon, where two or three gathered in His name, andun yung presence ng Panginoon. Kaya sa Acts, kahit sa bahay-bahay lang sila, ano yun sila? Ekklesia yun sila, church yun sila. Amen. Or kahit nasa ilalim lang tayo ng mangga or kahoy, nagtitipon, two or three gathered, church na yun. Diba? Yeah. Nasa kahit saan lugar, kung saan-saan kayo, nagtitipon, kahit dalawa or tatlo lang kayo, you're already called a church. No? Hindi yung unchurch po ay hindi building talaga. Yes. So, yan naman yung sa Acts, saan sila nagtipon-tipon. So, kaya, yan yung God's original design. Kaya, Pastor Randolph, yung pandemic, di ba? Sinasabi natin yung last meeting natin, yung pandemic, di ba sabi ng salita ng Panginoon, even the gates of hell could not stop the church or the ecclesia. Amen. Diba? Could not stop even the gates of hell. Kasi bakit? Ang church, hindi building, tayo. Kaya kung iniisip natin ang church, yung building, anong mangyayari? Ang mangyayari is, dahil sa pandemic, ma-stop talaga yung building, di ba? Na-close. Yeah. May mga protocols, may mga law dyan na hindi mo na pwede mag-gather. So, na-stop yung building. So, kung ang church ay building, paano yun? Na-stop yung kung building church, paano yun? Na-stop, di ba? Kasi wala nang gathering sa building. Yeah. Kaya, ang church, tama talaga, kailangan natin bumalik sa God's original design na ang church ay tayo. Kasi kahit, di ba, kahit anong mangyari, kahit may law na bawal na mag,
magtipon-tipon sa building, magpatuloy pa rin yung church. Kasi yung church, tayo. Amen. Diba? Yes. Kasi even the gates of hell could not stop the church. Kaya sabi ko last time, Pastor Randon, nakakalungkot na maraming pastor, di ba? Yeah. Parang para sa kanila, natigil yung gawain ng Panginoon, natigil yung quote-unquote church. Kasi nasara yung building. Yung iba, pinipili talaga ipa-open yung building. Nakakalungkot kasi, yeah. Bakit? Hindi naman yun ang church eh, di ba? Yeah. Kaya sa amin na yung Pastor Randon, sa GYF, Jesus Young Followers Mindanao, ang pinaka ginawa natin ay yung God's original design. Ano yung God's original design? Yung ecclesia mindset. Ano yung ecclesia mindset? Yung mga worship po natin, doon sa mga houses. Doon sa mga houses. Tapos, kailangan natin ipagsama yung tinatawag na Great Commission, yung Make Disciple, at saka God's original design na yung mga gathering ay nangyayari sa mga bahay. Kasi, di ba? Mm. Kasi, pag nag-make disciple tayo, makaproduce tayo ng maraming, hindi fans, kung hindi, followers talaga ni Jesus. Ni Jesus. Yeah. Yung handa talaga mag-lead. Yung handa talaga, mga servant talaga ni Jesus. Yung mga, sabihin natin, walang takot talaga sa salita ng Panginoon. Yung nagli-lead talaga. Mm. Kaya sabi ni Jesus sa kanyang mga disciples, follow me and I will make you fishers of men. Amen. Diba? Hindi lang hanggang follow. Darating yung time, sabi ni Jesus, I will make you, intentional si Jesus, I will make you, sabi niya, fishers of men. Amen. Yung mga followers ni Jesus na may mga mission talaga. So, pag nag-disciple tayo, pagka-produce tayo ng mga followers ni Jesus na may mission talaga sa puso. Yeah. No? May mga mission talaga sa buhay nila. Kaya ang ginawa natin, Pastor Randolph, sa biyaya ng Panginoon, yung mga na-disciple natin, we commission them or we empower them to lead their families. Kasi sa ngayon, sa pandemic, di ba? Yeah. Karamihan ng mga oras natin ngayon nasa ating mga bahay. Yes. Nasa ating mga bahay. Maraming oras ngayon na i-spend natin sa mga family natin. That's why the best time right now sa pandemic, the best time to lead worship, to make disciple is in the houses. Amen. In our houses. Amen. So, hindi naman natin sinasabi, Pastor Randolph, na masama yung building. Di ba? Hindi lang yun talaga ang pinaka-focus natin. Hindi lang yun talaga ang hindi yun talaga ang church. Pwede gamitin natin ang building for sa sundalo pa, parang barracks. Yeah. Di ba? Parang training ground. Training ground. Parang training ground, parang barracks sa sundalo pa. Yeah. Di ba? Gawin natin yun na place natin yan na doon tayo magti-teach. Pwede yun. Pero hindi talaga yun ang pinaka-church. Ang hindi maganda, masurado, kung gagawin nila ang building na yun yung pinaka-church. Parang ibig sabihin ba na pupunta sila sa building, parang lang ma-entertain sila. Di ba? May special number. Yeah. Di ba? Yeah. May choir. May makikinig sila. Makinig sila ng salita ng Panginoon. Aircon, di ba? Aircon. Aircon, ano pa? Yeah. Tapos pag parang may hindi sila magustuhan, parang, di ba? Yeah. Magalit sila or ayaw na nila pumunta. Ibig sabihin, kung ganyan, nagpo-produce tayo ng mga Christians, ng mga consumer Christians. Yeah. Diba? Na para lang ma-entertain. Yeah. Hindi ta 'yun sabi mo tama 'yan Pastor Randolph. Parang nagpo-produce tayo ng mga fans. Yeah. Diba? Oh, may question ako diyan. Yeah. Sige. May question ako diyan Pastor Noe, ano? Hindi kaya yung ating yes, alam naman natin na dahil sa ating mga misyonero dati, kaya nadala po yung gospel at ebanghelyo dito, especially World War II, ano? Nadala yung ebanghelyo dito. Pero tayo alam naman natin na tayo po ay talagang colonized by ng Espanya ng for 300 years at namulat po tayo sa Katolisismo. Alam naman natin, 'di ba, sa Katolisismo na talagang they are building high mga buildings, mga cathedrals. Hindi kaya na adapt pa rin natin yung kaisipan na 'yon
na pagdating natin sa church, napaka-holy natin, pagdating natin sa tahanan, napaka-balahura natin. Di ba? Parang ang church yung sacred, di ba? Napaka-sacred ng church. At pag doon, pag pumunta tayo pag linggo, ay ang bait-bait natin, may dala pa tayong Bible, pero pagdating sa bahay, wala, ano tayo, sira-sira tayo. So, yan, anong masabi mo dyan na ganyan na kaisipan, Pastor Noe? Kung ibase natin sa salita ng Panginoon, kung ibase po natin sa God's original design, ganun na nga po talaga. No? Parang may kinukopya lang tayo. Kinukopya tayo siguro sa influence ng mga Spaniards, yeah. Influence ng even Americans. Mm. Even Americans. Yeah. influence ng mga ano pa, Europeans, mga Romans, diba parang authoritarian sila sa Americans naman merong parang something entertainment, diba? Yeah, yun naman talaga sila. Mm-hmm. Kung sabihin natin sa Spaniards yun sinabi mo, diba? Mm-hmm. Yung mga malalaking mga cathedrals, minsan nga diba sa atin yung mga pastor, no, minsan parang sikat ka na pastor kung yung building mo napakalaki. Diba? Saka may aircon. Yeah. saka aircon. Mm. Tapos pagpasok mo sa building, dente lang pala yun ang worship yun. Or sampo. Okay lang pala. Yeah. Okay. Alright, so you know, ayun nga po mga kabawals, mga kapatid. Yun yung pinag-usapan namin, Pastor Noe. Traditions and then the original design of God, which is let's go back to biblical. Kung ano yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Nice, batingin muna, ano? Habang hinihintay natin si Pastor Noe. Okay, binabati po natin si Jenny Rosario Canoel and Jemeline Prudente Santos. Thank you so much for watching. Tita Celia Tejada Salvador, thank you very much, Tita Celia, for always watching. Sister Mila and nanood sa kanya, si Neth Carsome and Yamelo. Thank you so much for watching. And Daniel Crismon Onahon, yes, ang may-ari po mga kapatid ng Get Hired Career and Placement Solutions. Thank you so much. And Beth Turalba from Santa Rosa and Elmer Bulado. Amen, sabi ni Sister Mila. Alright, so yeah, Pastor Noe, naputol tayo dun sa ano, no? Dun sa yes. malalaking mga buildings natin, di ba? Pag dumating yung mga pastors fellowship, ganito ganyan, di ba? Minsan sa ano natin, sa kultura natin, pag si pastor ay may malaking simbahan, si pastor yung ano, laging ni-invite, ano? Laging ni-invite sa mga ganito, di ba? Sikat eh, sikat yung simbahan, di ba? Ang ganda ng choir, ang ganda kumanta ng choir. Kaya, di ba? Parang invite natin 'to. Nakakalungkot. Yes po. Nakakalungkot po talaga. Alright, so, yes, yeah. Yes, go ahead, Pastor Noe. Kaya, kailangan po natin, tanong na naman tayo, no? God's original design ba talaga yan? Di ba? I mean, nasa salita ba talaga yan ang Panginoon? Kaya sabi ko yung last time, sabi ko, Pastor Randolph, na kung magbabasa tayo or mag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, dapat tanggalin muna natin yung mga nalalaman natin. Mm-hmm. Tanggalin muna natin yung ano yung mga natanggap na natin na mga sinasabi ng mga ibang pastor at ginagawa natin. Yeah. Titingnan lang natin yung salita ng Panginoon. Ano talaga mayroon dyan, di ba? Yeah. Ano talagang sinasabi dyan? At yun yung susundin natin. Hindi yung ang Biblia, pinapasunod natin sa gusto natin. Yeah. Pastor Randolph, isishare ko sa iyo, sa experience po namin ngayon, mag 2 months pa lang kami sa Ecclesia Mindset, or dito sa pag-join din namin sa GYF, mga bago pa lang talaga kami. By the way, baka, Pastor Noe, itong para sa kalaman ng lahat, ano? The founder of GYF ay si Pastor Dignadisi, which is graduated ng BBSNI and located sa Palawan, right? Yes po. Yes. Kaya
Alright, naputol na naman si Mr. Noe, ano? Pray natin talaga ang yung connection. Ayan nyo, ano naman ni Duterte, by December ay okay na yung connection natin. Alright, so maraming salamat sa muling sa, ayan, nanunood. Sana po, tayo po ina-bless at nakaka-relate po tayong lahat dito, mga kapatid, mga kamanggagawa, mga pastor. Sige, pastor, tuloy mo! So, yun. Sa aming experience po, sa biyaya ng Panginoon, mas maganda ngayon ang paglilingkod. Yung, alam mo yun, nag-make disciple ka, tapos yung focus mo po ay ecclesia mindset. Mm. Kasi, i-share ko lang yung ginagawa ng Panginoon. Yung time na lumabas ako sa, sabihin natin, yung parang church na building, yung parang yeah. Ganon. Kasi ang focus doon kasi parang program, alam mo yun, di ba? Hindi talaga ganun na discipleship. Pero pag sa amin lang, sa experience lang namin sa biyaya ng Panginoon, paglabas namin doon, mas maganda yung, alam mo yun, yung focus lang talaga yung mga believers, yung mga tao. Mm. Hindi yung mga building, hindi yung ginagawa sa building ng mga program or ano-ano. Yung focus ka lang talaga sa life to life sa tao, hindi yeah. Yung program. Yung tao lang talaga, pagmamahal sa tao, spending time sa tao, di ba? Mm-hmm. Ganyan naman yung discipleship, yes, di ba? Yes. Binibigay mo yung buhay mo sa isang tao. And ito, kasi wala na ako sa building, sa aking experience lang, sa biyaya ng Panginoon. Mas may focus ako sa family ko. Mm. Mas nadi-disciple ko sila. Kung dati, sila yung parang pinakauna na manigle ko kasi busy ako eh. Yeah, daming ginagawa ni Pastor. Daming ginagawa ni Pastor sa building. Yung building, minsan, napag-iwanan yung family. Sabi ng mentor ko, yun nga si Pastor Paul, sabi niya, hindi talaga success yun. Sabihin mo, ang dami mong nagawa sa lahat, sa labas, tapos yung family mo na iwanan mo, parang hindi ka successful sa family mo, hindi talaga success yun, di ba? Yeah. May kulang talaga doon. Kasi, una kasi, Panginoon eh, your high view of God, your right view of self, next nun is yung marriage relationship mo, kung may asawa ka na, di ba? Mm. Then your kids, your family. So, hindi mo talaga, mahirap talaga kung titingnan natin ang salita ng Panginoon, una talaga yung pamilya, no? Kung pag-usapan natin ang ministry, yeah. Yun yung pinakauna i-disciple mo. Amen. Yun yung pinakauna i-disciple mo. Kaya, Pastor Randolph, yun, kailangan natin bumalik sa God's original design. Kasi pag nasa God's original design tayo, sabi ng Panginoon, and Lo, I am with you always. Yung ibang bagay, susunod na lang yan. Di ba? Kasi may promise naman dyan ang Panginoon. Eh. Amen. Sa Matthew chapter 6, verse 33. Di ba? Matthew yeah. 6:33. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. So, yun, kailangan natin bumalik sa Panginoon, sa kingdom ng Panginoon. Hindi kingdom natin. Kasi yung building, Pastor Randolph, parang building natin, di ba? Ang yeah. kingdom natin. Yung parang kingdom natin, yung sabi natin kanina na sikat ka kasi maganda yung choir mo, maganda yung music mo, malinis yung church mo. Di ba si Jesus, Pastor Randolph? Walang tahanan. Yung mga taga-Galilee, yeah. mga disciples niya, hindi naman niya tinuruan yan magano eh. Di ba? Mag-choir or magano. I mean, ang ginawa niya is, sabi niya, follow me. Dinisciple niya, follow me. Hindi yun ang pinaka-main. Yeah. Amen. Okay. So yes, nais ko pong batiin si Ati Bang. Nanonood ang ating Jaconesa ngayon. Si Ati Evie Capulong. Thank you also so much for watching. Okay. Yan. Salamat po sa lahat, okay, ng nanonood po ngayon. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Alright. So, Pastor Noe, ang wala na tayong oras. Itutuloy natin ito. Merong, actually, we have one question pa dito na dapat nating sagutin. Ang ikli ng oras natin, ano, we have 3 minutes more. Ayan, 3 minutes more to go. Pero, yan mga kapatid, sa susunod po ng Tuesday, ano, tayo po ay mag kita-kita, okay? So,
So yan, that's our prayer na sana po tayo ay lumago sa ating mga Christian life. And again, first disciple would be our family. We're going to disciple our family. Kasi hindi pwedeng ang galing mong discipler sa labas, pero yung family mo hindi natin na-disciple. Alright? So salamat ng marami. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Kasi kami ay meron pa kaming meeting at fellowship. So, salamat sa lahat. See you on Tuesday. Pastor Noe, magpaalam na tayo. Okay, so good night everyone. See you next Tuesday. And continue to pray for this ministry. Thank you, Pastor Randolph. God bless, Pastor Noe. Okay, so salamat. Again, lagi ko sinasabi mga kaibigan, mga kapatid, mga kabawal, ang Diyos ay mabuti ang mga sitwasyon ng buhay natin. Napakabuti niya sa atin. Purihin po siya. Okay? Yan, sa lahat po nanonood ngayon, the very nice topic, sabi ni Chris Mon. Mon, thank you so much. God bless. Okay? Again, ito po ang Kuya Bokal. Bokal na Bokal dahil sa aking misis na nagmamahal. Alright. So tayo po yung makinig ng huling awitin, mga kaibigan at mga kapatid. Okay, samahan niyo po mga kapatid. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, salamat sa topic na ito. Salamat sa buhay ni Pastor Noe Acala. Salamat Panginoon sa lahat ng nanonood ngayon. Bless us, those who are having mga karamdaman, Panginoon. Pagalingin niyo po sila sa kanilang karamdaman. Purihin kayo, Panginoon. Kayo po ang kumilos sa batas sa amin as we go to the world and make disciples. Lahat ito kang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.